Suro al-Isra. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang kaluwalhatian at kataas-taasan ay sa Kanya, kay Allah, na nagdala sa Kanyang alipin na si Muhammad tungo sa isang gabing paglalakbay mula sa Masjid al-Haram sa Makka patungo sa Masjid al-Aqsa sa Jerusalem na aming pinagpala ang mga bakuran nito. Upang may pamalas namin sa Kanya, kay Muhammad, ang aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At aming iginawad kay Moises ang kasulatan at ginawa namin ito bilang isang patnubay para sa angkan ng Israel na nagsasaysay. Huwag kayong magturing sa iba, liban sa aking bilang o inyong wakil, tagapangalaga, Panginoon o tagapamahala ng inyong buhay. O kayong mga anak ng dinala namin sa arko na kasama ni Noah, huwag kayong magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya, si Noah ay isang alipin na may pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At aming itinakda para sa angkan ng Israel sa kasulatan, nakatiyakan sila ay dalawang ulit na gagawa ng kabuktutan sa kalupaan sa Jerusalem at sila ay magiging mapangapi at lubhang palalo. At nang ang unang sandali ng inyong katiwalian at kabulukan ay nangyari, ay sinugo namin laban sa inyo ang aming mga alipin. Nakakilakilabot sa kapangyarihan at pinaghanap nila kayo mula sa bawat bahay at kanilang winasak kayo. At ito ay isang babala na ganap na natupad. At pagkaraan ay aming ginawaran kayo ng tagumpay laban sa kanila at aming tinulungan kayo sa pamamagitan ng kayamanan at inyong mga anak at ginawa namin kayo na higit kayong maging marami sa lakas na pantaw o inudyukan at hinikayat na makipaglaban. Kung kayo ay gumawa ng mabuti, kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong sarili. At kung kayo ay gumawa ng masama, inyong ginawa ito laban sa inyong sarili. At kung ang panghuling sandali ng inyong katiwalian ay mangyari, ay ibabaling namin laban sa inyo ang aming mga alipin upang hamakin kayo at parusahan kayo hanggang ang kahirapan o karukhaan ay mabanaag sa inyong mukha. At sila ay magsisipasok sa Masjid al-Aqsa o sa Jerusalem kung saan ito ay kanilang napasok noong una. At kanilang wawasakin ang anumang napasailalim sa kanilang kapangyarihan kung ano ang kanilang napanaigan. At aming ipinahayag sa turo, mga batas, maaaring ang inyong Panginoon ay magpakita sa inyo ng habag datapot kung kayo ay magbabalik sa mga kasalanan. Aming ibabalik ang aming kaparusahan at aming ginawa ang impyerno bilang isang bilangguan sa mga walang pananampalataya. Katotohanan ang Quran na ito ay namamatnubay kung anuman ang pinakamakatarungan at katampatan at nagbibigay ng masayang balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na nagsasagawa ng mga kabutihan na sila ay magtatamo ng malaking gantimpala sa paraiso. At sila na hindi nananampalataya sa kabilang buhay, para sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit ng kaparusahan sa impyerno. At ang tao ay nagsusumamo sa kasamaan kung siya ay napupuot, kung paano rin siya nagsusumamo sa kabutihan. At ang tao ay palaging nagmamadali, alalaong baga, kung siya ay nagagalit sa sinuman, siya ay dagli ang nananalangin na nagsasabi, O Allah, inyong sumpain siya, at ito ay hindi niya marapat na gawin. Bagkus ay maging matiisin o mapagpasensya. At aming itinalaga ang gabi at araw o maghapon bilang dalawang tanda ng aming kapangyarihan. Aming pinawi ang tanda ng gabi, ang buwan, at aming ginawa ang tanda ng maghapon, ang araw. Na maging lantad upang kayo ay magsihanap ng kasaganaan ng inyong Panginoon at upang inyong maalaman ang bilang ng mga tao at ang pagtutuos ng mga buwan at mga araw o maghapon
ang lahat ng bagay aming ipinaliwanag ng masusi. At sa bawat tao ay aming inilapat o ikinapit ang kanyang mga gawa sa kanyang liig. At sa araw ng muling pagkabuhay ay aming ilalantad para sa kanyang isang aklat o talaan ng kanyang mga gawa na matatagpuan niya na nakabukas sa kanyang harapan. At sa kanya ay pagtuturing, basahin mo ang iyong aklat o talaan. Ang iyong sarili ay sapat na bilang tagapagsulit laban sa iyo sa araw na ito. Sino man ang tumahak sa katuwiran, kung gayon siya ay gumawa ng tumpak sa kapakinabangan ng kanyang sarili. At sino man ang tumahak sa ligaw na landas, kung gayon siya ay naligaw sa kanyang sariling kapahamakan. At walang kaluluwa ang magdadala ng pabigat ng iba. At kami ay kailanman ay hindi magpaparusa malibang kami ay nagsugo muna ng isang sugo upang magbigay ng babala. At kung kami ay magpasya na wasakin ang isang bayan o pamayanan dahil sa kanilang katiwalian, aming hahayaan ang maluluho o mga ubod ng sama sa kanilang lipon na makagawa ng mga karumal-dumal kahit ang salita o ang kaparusahan na nakatakda ay papatupad sa kanila dito. At aming winasakyaong ng ganap na pagkawasak. At gaano karami na ba ang henerasyon o mga nangaunang bansa o pamayanan ang amin nang winasak pagkaraan ni Noah, at sapat na ang iyong Panginoon bilang isang may ganap na kaalaman at ganap na nakamamasid ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Sino man ang magnais ng pagmamadali sa pansamantalang kaligayahan sa mundong ito, kami ay kagyat na magkakaloob sa kanya ng anumang aming naisin sa sinumang aming maibigan, at matapos ito ay aming itinalaga para sa kanya ang impyerno. Siya ay susunugin dito ng may kahihiyan at pagtatakwil na lubhang malayo sa habag ni Allah. At sinuman ang magnais sa kabilang buhay at magsikap dito na may laang pagsisikhay, nararapat dito alalaong baga ang gumawa ng mga kabutihan at maging masunurin kay Allah habang siya ay nananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam, kung gayon siya yaong ang pagsisikap ay pinahahalagahan, pinasasalamatan at ginagantimpalaan ni Allah. Sa bawat isa sa inyo at sa kanila, kami ang nagkakaloob ng biyaya mula sa kasaganaan ng iyong Panginoon, at ang kasaganaan ng iyong Panginoon kailanman ay hindi may pagbabawal. Yung malasin kung paano namin pinahalagahan ang isa nang higit sa iba sa mundong ito, at katotohanan ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga sumasampalataya at higit na mahalaga. Huwag kang magtambal ng mga ibang Diyos, tangi pa kay Allah o tao. Ang talatang ito ay pinatungkol kay Propeta Muhammad. Ngunit ang tinutukoy sa pangkalahatan ay ang sangkatauhan. Kung hindi, ikaw ay uupo na sinusumbatan at pinababayaan sa apoy ng impyerno. At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba pa maliban sa Kanya, at kayo ay maging masunurin sa inyong magulang. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang sa panahon ng iyong buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng isang mangsalita ng kalapastangan. Gayun din ay huwag kang manigaw sa kanila datapot ikaw ay mangusap sa kanila sa paraan ng karangal-rangal. At iyong gawin ang iyong sarili na masunurin at maawain sa kanila na may taglay na habag, at magsabi, O aking Panginoon, igawad ninyo sa kanila ang iyong habag na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay batang paslit pa. Ang iyong Panginoon ang nakakaalam kung ano ang nasa kaibuturan ng iyong sarili. Kung kayo ay matuwid, siya ang lubos na magpapatawad sa mga nagsisisi. Siya ay lagi nang nagpapatawad sa mga nagsisisi sa kanya ng paulit-ulit.
at iyong ibigay sa malapit na kamag-anak ang kanyang karapatan na nalalaan at sa may hirap na nangangailangan at sa naglalakbay na kinapos ng panustos at huwag mong gugulin ang iyong kayamanan nang walang kapararakan sa mga bagay na hindi pinahintulutan o sa pagsuway kay Allah. Katotohanan, ang mapagwaldas ng walang kapararakan ay mga kapatid ng mga demonyo. At ang demonyo ay si Satanas ay lagi ng walang utang na loob ng pasasalamat sa kanyang Panginoon. At kung ikaw o Muhammad ay tumalikod sa kanila, sa kamag-anak, may hirap, naglalakbay, at ikaw ay aming pinag-utusan na ibigay ang kanilang mga karapatan, datapot kung ikaw ay walang maibibigay sa sandali ng kanilang paghingi rito at ikaw ay naghihintay ng habag mula sa iyong Panginoon na rito ay iyong inaasam. Kung gayon, ikaw ay mangusap sa kanila ng mabanayad, alalaong baga, si Allah ay magkakaloob sa akin at ako ay magbibigay sa inyo. At huwag hayaan ang iyong kamay ay natatalian sa iyong leeg, alalaong baga, ang maging maramot. Gayon din naman, ay huwag mong itong iunat ng labis, alalaong baga, ang maging waldas, sapagkat ikaw ay magsisisi at magiging hikahos, alalaong baga, matinding kahirapan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at siya ang nagpapaunti sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ang lagi nang nakababatid, ang ganap na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pangamba ng kahirapan. Kami ang nagkakaloob sa kanila at sa inyo ng ikabubuhay. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan. At huwag kayong lumapit sa pakikiapid. Alalaong baga, iwasan ang lahat ng pagkakataon na maaaring maghantong sa ganitong pagkakamali. Katotohanan ito ay isang imoralidad at isang napakasamang gawain o bisyo. At huwag ninyong patayin ang sinuman sa tao na ipinagbabawal ni Allah, malibang ito ay makatarungang paraan. At kung sinuman ang napatay nang sinasadya na hindi makatarungan, aming binigyan ang kanyang tagapamana ng karapatang gumanti ayon sa legal na paraan. Alalaong baga, humingi ng krisos o batas ng pagpatay sa pumatay o ang magpatawad o tumanggap ng diya o salaping bayad sa dugo. Datapat huwag siyang lumampas hangganang ng pagpatay. Alalaong baga, huwag siyang pumatay maliban sa taong pumatay lamang. Katotohanan siya ang lilingapin ng ayon sa batas Islamiko. At huwag kayong lumapit ng may pag-iimbot sa ari-arian ng ulila maliban na ito ay inyong palaguin hanggang sasapitin niya ang tamang gulang at inyong tuparin ang bawat kasunduan. Katotohanan kayo ay tatanungin tungkol sa mga pangako at magbigay ng tamang sukat o timbang kung kayo ay sumusukat at magtimbang sa timbangan ng walang daya. Ito ay mabuti at kapakinabangan at sa huli ay higit na mainam. At huwag mong itaguyod ang isang bagay na wala kang karunungan. Alalaong baga, huwag kang mangusap o huwag kang sumaksi sa bagay na wala kang kaalaman. Katotohanan, ang pandinig, ang paningin at ang puso, ang bawat isa sa kanila ay tatanungin ni Allah. At huwag kang lumakad sa kalupaan ng may pagmamagaling at kapalaluan. Katotohanan, ikaw ay hindi makabibiyak o makapapaloob sa ilalim ng kalupaan. Gayun din ay hindi mo mararating ang taas o hindig at tikas ng kabundukan. Ang lahat ng masasamang pananaw na nabanggit sa itaas ay kamuhi-muhi sa paningin ng iyong Panginoon. Ito ay bahagi ng hikma o karunungan, magandang pagkikitungo sa kapwa
at mataas na uri ng pag-uugali ng inspirasyon na ginawad sa iyo o Muhammad ng iyong Panginoon. At huwag kang magtambal kay Allah ng iba pang Diyos. Kung hindi, ikaw ay mapapatapon sa impyerno na sinisisi at itinatakwil na malayo sa habag ni Allah. Ang inyo bagang Panginoon o mga pagano ng Makka ay higit na nagbigay ng pahalaga sa inyo sa pamamagitan ng mga anak na lalaki at nag-angkin sa kanyang sarili mula sa mga anghel ng mga anak na babae. Katotohanan, kayo ay umuusal ng kasuklam-suklam na pangungusap. At katiyak ang aming ipinaliwanag ang aming mga pangako, mga babala, at nagbigay kami ng maraming halimbawa dito sa Quran upang sila na walang pananampalataya ay mapaalalahanan. Datapot ito ay higit pang nagdagdag sa kanila sa wala maliban sa pag-ayaw, ipagbadya o Muhammad sa kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung tunay man na mayroon pang Diyos na katambal niya na kagaya ng kanilang ipinapalagay, kung gayon, katiyakang sila ay hahanap ng paraan upang mapalapit sa nagmamayari ng arsh o trono ni Allah. Ang kalwalhatian at kataas-taasan ay sa kanya, kay Allah. Siya ay higit na malayo sa anumang kanilang ipinagtuturing ang sinasabing mga katambal niya. Ang pitong kalangitan at ang pitong kalupaan at lahat ng nasa pagitan ito ay lumuwalhati sa kanya. At walang anumang bagay ang hindi lumuwalhati sa kanya ng papuri, na siya ay malaya sa anumang uri ng kapintasan at kasahulan. Datapot hindi ninyo nauunawaan ang kanilang pagbubunyi ng kalwalhatian. Katotohanang siya ay ganap na mapagpaumanhin ang lagi nang nagpapatawad. At nang ikaw o Muhammad ay dumadalit ng Quran, inilagay namin sa iyong pagitan. At nang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ang hindi nakikitang lambong o tabing sa kanilang puso upang sila hindi makarinig o hindi makaunawa. At naglagay kami ng tabing sa ibabaw ng kanilang puso, baka mangyari na maunawaan nila ito, ang Quran. At ang pagkabingi sa kanilang tainga. At nang ikaw ay bumabanggit lamang sa iyong Panginoon, La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Sa Quran, sila ay tumatalikod at umalis sa malaking pag-ayaw. Ganap naming batid kung ano ang kanilang pinakikinggan, kung sila ay nakikinig sa iyo, at kung sila ay nagsasagawa ng lihim na pagsasanggunian, pagmasdan, ang zalimun, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano mapaggawa ng kabuktutan ay nagsasabi, wala kang sinusunod maliban sa isang tao na inaalihan ng demonyo. Tunghayan kung ano ang mga halimbawa o paghahambing na kanilang itinatambad sa iyong harapan, kaya't sila ay napaligaw ng malayo at sila kailanman ay hindi makakakita ng daan. At sila ay nagsasabi, kung kami ba ay mga buto na at lansag-lansag, tunay bang kami ay muling ibabangon sa bagong paglikha? Ipagbadya mo o Muhammad, maging kayo man ay bato o bakal o iba pang likhang bagay na sa inyong isipan ay higit na matigas upang ibangon, gayon man, kayo ay babangon at sila ay magsasabi, sino ang magpapanumbalik sa amin sa pagkabuhay? Ipahayag, siya, si Allah na lumikha sa inyo noong una at sa iyo. Sila ay magsisiiling ng kanilang ulo at magsasabi, kailan kaya ito magaganap? Ipagbadya, marahil ito ay malapit na. Sa araw na kanyang tatawagin kayo at kayo ay tutugon sa kanyang panawagan habang kayo ay lumuwalhati sa kanya at mapag-isip lamang ninyo sa sandaling yaon na kayo ay nananatili lamang sa mundong ito sa maigsing sandali. At ipagbadya sa aking mga alipin, alalaong baga, sila na mga tunay na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah
na kanila lamang sabihin ng mainam ang mga salita, sapagkat katotohanan si Satanas ay nagtatanim ng hindi pagkakasundo sa kanilang lipon. Katiyakan, si Satanas ay lantad na kaaway ng tao. Ang iyong Panginoon ang nakababatid sa inyo ng ganap. Kung kanyang naisin kayo ay gagawaran niya ng kanyang habag, o kung kanyang naisin kayo ay papatawan niya ng parusa, at ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo bilang tagapangalaga o tagapangasiwa sa kanila. At ang iyong Panginoon ang ganap na nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanang aming itinampok ang ibang mga propeta ng higit sa iba. At kay David ang aming ipinagkaloob ang salmo, ipagbadya o Muhammad, kayo ay nanigluhod sa kanila na inyong itinuturing ng mga Diyos tulad ng maanghel, si Jesus, ang Mesiyas, si Isra at iba pa. Maliban pa sa kanya, wala silang kapangyarihan na pawiin ang anumang kasahulan sa inyo. Gayun din ang ilapat ito mula sa inyo, sa ibang tao. Yaong kanilang mga pinananalanginan, katulad ni Jesus, ang anak ni Maria, si Isra, maanghel, at iba pa, ay naghahangad sa kanilang sarili ng paraan ng mapalapit sa kanilang Panginoon na si Allah, at sila rin ay umaasam ng kanyang habag at nangangamba sa kanyang kaparusahan. Katotohanan, ang kaparusahan ng iyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan. At walang isa mang bayan o pamayanan ang hindi namin wawasakin bago maganap ang araw ng muling pagkabuhay o parusahan ito sa isang matinding kaparusahan. Ito ay nakatala sa aklat ng aming pag-utos. At walang anuman ang nakasalansa o nakapigil sa amin. Sa pagpaparating ng mga tanda, alalaong baga, mahimala ng hiniling nila, maliban na ang sinaunang lahi ay nagtakwil nito. At aming iginawad ang babaeng kamilyo sa angka ng Samud bilang isang maliwanag na tanda, datapwat ginawan nila ito na babaeng kamilyo ng kasahulan at kanilang kinatay. At hindi kami nagpapadala ng mga tanda maliban na ito ay makapagbibigay ng babala at upang sila ay mangamba sa pagkawasak. At gunitain ng aming wikain sa iyo, katotohanan ang iyong Panginoon ang nakasasakop sa sangkatauhan. Alalaong baga, sila ay nasa kanyang pamamahala at hindi namin ginawa ang pangitain na aming itinambad sa iyo sa panahon ng iyong Mi'raj o pag-akyat sa langit, maliban na isang pagsubok sa sangkatauhan at katulad din ng isinumpang puno, ang zakum na nabanggit sa Quran at amin silang pinagbantaan o binalalaan, datapat ito ay higit pang nakapagdagdag sa kanila sa wala maliban sa malaking paglabag. At alalahanin ng aming wikain sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya, si Iblis ay nagsabi, ako ba ay magpapatira pa sa kanya? Na inyong nilikha mula sa malagkit na putik. Siya, si Iblis ay nagsabi, nakikita ba niyo siya, si Adan, na inyong pinangaralan ng higit sa akin? Kung ako ay inyong bibigyan ng palugit hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, katotohan ang aking sasakmalin o ililigaw ang kanyang mga anak o mga lahi maliban sa ilan sa kanila. Siya si Allah ay nagwika, humayo ka, at kung sino man sa kanila ang sumunod sa iyo, katotohan ng impyerno ang kabayaran ninyong lahat, isang sapat na kabayaran. At yung hikayatin sila sa kawalan ng pag-iisip, sila na iyong mararahuyo o malalansi sa lipon nila sa pamamagitan ng iyong tinig, alalaong baga, mga kanta, tugtugin at iba pang paraan tungo sa pagsuway kay Allah. At iyong daluhungin o salakahin sila ng iyong hukbong kabayuhan
at iyong sundalong pangpaa at makihati ka sa kanilang kayamanan at mga anak sa pamagitan ng panunukso sa kanila na kumita ng salapi sa pamagitan ng ipinagbabawal na paraan. Pagpapatubo ng pera o ang paggawa ng bawal na pakikipagtalik at gumawa ka ng mga pangako sa kanila at si Satanas ay nangangako sa kanila nang wala maliban sa panlilinlang. Katotohanan, sa aking mga alipin, alalaong baga, ang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, ikaw, Satanas, ay walang kapamahalaan sa kanila at sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapangalaga. Ang inyong Panginoon ang siyang nagtutulak sa barko para sa inyo sa kahabaan ng dagat upang kayo ay magsihanap ng kanyang kasaganaan. Katotohanan siya ay lagi nang maawain sa inyo. At kung ang kasahulan ay sumapit sa inyo habang kayo ay nasa dagat, yaong inyong pinananalanginan maliban pa sa kanya ay naglalaho sa inyo maliban sa kanya, si Allah lamang. Datapot ng kanyang idaong na kayo nang ligtas sa kalupaan, kayo ay nagsisitalikod sa kanya at ang tao ay lagi nang walang utang ng pasasalamat. Kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan na hindi niya hahayaan na ang isang bahagi ng kalupaan ay lumagom sa inyo o kaya ay kanyang pawalan laban sa inyo ang isang unos ng maliliit na bato o bagyo ng bato? Kung gayon, kayo ay hindi makatatagpo ng wakil o tagapagtangkilik, isang mangangalaga sa inyo sa kaparusahan. O kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan na kayo ay hindi niya muling ibabalik sa dagat sa pangalawang pagkakataon at magpaparating laban sa inyo ng isang ipo-ipo at kanyang lulunurin kayo dahilan sa inyong kawalan ng pananalig? Kung magkagayon, kayo ay hindi makatatagpo ng sinumang gaganti para sa inyo laban sa amin. At katotohanan ng aming ginawaran ng karangalan ang mga anak ni Adan. At aming ginawaran sila ng masasakyan sa kalupaan at karagatan. At aming tinustusan sila ng at-tayyibat, mga pinahintulutan na mabubuting bagay o halal. At aming tinampok sila ng higit sa karamihan sa aming mga nilikha. At alalahanin ang araw na aming tatawagin nang sama-sama ang lahat ng mga tao na kasama ang kanilang itinalagang imam o ang kanilang mga propeta o ang talaan ng kanilang mabubuti at masasamang gawa o ang kanilang mga banal na aklat katulad ng Quran, ang Torah, mga batas, ang Ebanghelyo o ang mga pinuno na sinunod ng mga tao sa mundong ito. Kahit kung sinuman ang binigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya nga ang babasa sa kanyang talaan at sila ay hindi pakikitunguhan ng kahit katiting ng kawalang katarungan. At kung sinuman ang bulag sa mundong ito, alalaong baga, hindi nakakakita ng tanda ni Allah at hindi sumasampalataya sa kanya, ay magiging bulag din sa kabilang buhay at higit na naliligaw ng malayo sa tamang landas. Katotohanan sila ay malapit nang makatukso sa iyo, O Muhammad, upang ikaw ay mapalayo sa aming ipinahayag sa iyo, ang Quran, at gumawa ng bagay ng kabulaanan na iba rito na nasasaad sa Quran laban sa amin. Kung magkagayon, katiyakang ikaw ay kanilang kukunin bilang isang kaibigan. At kung ikaw ay hindi namin ginawa ng maging matatag sa iyong pananalig, hindi magtatagal, ikaw ay mapalapit ng mahikayat sa kanila. Kung magkagayon, magagawa namin na iyong lasapin ang dalawang ulit na kaparusahan sa buhay na ito at ng dalawang ulit na kaparusahan pagkaraan ng iyong kamatayan. Sa gayon, ikaw ay hindi makatatagpo ng sinuman upang makatulong sa iyo laban sa amin. At katotohanan sila ay malapit ng makapagbigay sa iyo ng matinding takot hanggang sa ikaw ay kanilang maitaboy sa kalupaan
datapwat sa gayong pangyayari. Sila ay hindi makapangyayaring manatili rito pagkaraan mo, maliban lamang sa pansamantalang panahon. Ito ang aming sunna o panuntunan o paraan sa mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo o Muhammad. At ikaw ay hindi makakakita ng anumang pagbabago sa aming sunna o panuntunan o paraan. Mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay mula sa katanghalian hanggang sa pagsapit ng dilim. Alalaong baga, ang mga panalangin sa oras ng Zuhr, Asr, Maghrib at Isha, at yung dalitin ang Quran sa pagbubukang liwayway. Alalaong baga, ang pangumagang panalangin, ang Fajr, katotohanan, ang pagdalit ng Quran sa pagbubukang liwayway ay lagi nang sinasaksihan o dinadaluhan ng mga anghel na nakatalaga sa sangkatauhan sa gabi at araw. At gayon din, sa ilang bahagi ng gabi ay mag-alay ng sala o karagdagang panalangin, tahajjud, nawafil, mga itinatagubiling dasal para sa iyo o Muhammad. Maaring ang iyong Panginoon ay magtaas sa iyo ng ipagkakapuring lugar, alalaong baga, ang pinakamataas na antas sa paraiso. At ipagbadya mo o Muhammad, o aking Panginoon, inyong hayaan ang aking pagpasok sa lungsod ng Madina ay maging mainam, at gayon din ang aking paglisan mula sa lungsod ng Makkah ay maging mabuti, at ako ay pagkalooban ninyo ng kapamahalaan upang makatulong sa akin o isang matatag na tanda o isang katibayan. Ipagbadya ang katotohanan, alalaong baga, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah o ang Quran o ang jihad o banal na pakikipaglaban laban sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay dumatal na, at ang kabulaanan, alalaong baga, si Satanas o ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay napawi na. Katotohanan, ang kabulaanan ay lagi nang maglalaho. At ipinanawag namin mula sa Quran yang mga bagay na nagpapagaling, at isang habag sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsasagawa nito, at ito ay nagpadagdag sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng mga kamalian, buktot, tampalasan, sa wala maliban sa pagkatalo. At nang aming pinagkaloob ang aming biyaya sa tao, ang hindi sumasampalataya, siya ay tumalikod at naging palalo, na higit na naging malayo sa tamang landas. At kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay nasa malaking pagkasiphayo o kawalan ng pag-asa. Ipagbadya, o Muhammad, sa sangkatauhan, ang bawat isa ay gumagawa ayon sa kanyang paraan o kanyang pananampalataya o kanyang mga layunin. At ang iyong Panginoon ang ganap na nakababatid sa kanya na nasa tumpak na landas o pananampalataya. At sila ay nagtatanong sa iyo o Muhammad tungkol sa ruh o kaluluwa. Iyong ipagbadya ang tungkol sa ruh o kaluluwa. Ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon. At kayo o sangkatauhan ay hindi binigyan ng karunungan maliban sa kakarampot lamang. At kung aming ninais, katiyakan na aming kukunin ang bagay na aming ipinahayag sa iyo sa inspirasyon. Alalaong baga ang Quran. At ikaw ay hindi makatatagpo ng tagapagtanggol sa iyo laban sa amin sa gayong bagay, maliban lamang ang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang kanyang biyaya sa iyo o Muhammad ang lagi ng masagana. Ipagbadya, katiyakan kung ang sangkatauhan at ang jin ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Quran. Sila ay hindi makagagawa ng katulad nito kahit na sila ay magtulungan sa isa't isa. At katotohanan ang aming ipinaliwanag ng ganap sa sangkatauhan sa Quran na ito
ang lahat ng uri ng paghahambing. O mga halimbawa, datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi. Maliban sa kawalan ng pananalig, alalaong baga, sila ay nagpapatuloy sa kawalan ng pananampalataya. At sila ay nagsasabi, "Kami ay hindi maniniwala sa iyo, O Muhammad, hanggang hindi mo pinapangyari para sa amin na ang batis ay umagos o bumalong mula sa lupa. O ikaw ay mayroong halamanan na punong palmera o datilis at mga ubas, at mapangyari na ang mga ilog ay magsidaloy sa pagitan nila ng masagana. O iyong papangyarihin na ang kalangitan o alapap ay mahulog ng pira-piraso sa amin, na kagaya ng iyong pinaninindigan o iyong dalhin si Allah at ang mga anghel sa harapan namin ng lantad. O ikaw ay may isang bahay na napapalamutihan ng mga mahihiyas na bagay katulad ng pilak at purong ginto. O ikaw ay umakyat sa alapap, at kahit na magkagayon pa, kami ay hindi maniniwala sa iyong pag-aakyat hanggang hindi mo pinanaog sa amin ang isang aklat na aming mababasa. Ipagbadya mo, O Muhammad, maluwalhati at kataas-taasan ng aking Panginoon si Allah, nang higit sa lahat ng mga kasamaan na walang itinatambal sa kanya, ako ay isa lamang tao na tagapagbalita o sugo. At walang anumang nakahadlang sa mga tao sa pananalig ng ang patnubay ay dumatal sa kanila, maliban na sila ay nagsabi, si Allah ba ay nagsugo ng isang tao bilang kanyang sugo? Ipagbadya mo, O Muhammad, kung mayroon man na mga anghel sa kalupaan na lumilibot sa kapanatagan, katiyakang kami ay magpapadala para sa kanila mula sa langit ng isang anghel bilang isang sugo. Ipagbadya mo, O Muhammad, sapat na si Allah bilang saksi sa pagitan ko at ninyo. Katotohanan, siya ang ganap na nakakaalam, ang lubos na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At sinumang patnubayan ni Allah, siya ay tumpak na napapatnubayan. Datapot kung sinuman ang kanyang iligaw para sa kanila, ay hindi kayo makatatagpo ng tagapagtanggol maliban sa kanya, si Allah. At aming titipunin sila ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay sa kanilang mukha, mga bulag, pipi at bingi. Ang kanilang pananahanan ay impyerno, kailanman na ito ay humuhupa sa ningas. Aming daragdagan para sa kanila ang paglalagablab ng apoy. Ito ang kanilang kabayaran sapagkat itinatwa nila ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda. At nagsabi, kung kami ba ay mga buto na at bibinga o pira-piraso, kami ba ay tunay na ibabangong muli bilang isang bagong nilikha? Hindi baga nila namamasdan na si Allah na lumikha ng kalangitan at kalupaan ay makapangyayari na lumikha ng katulad nila? Siya ay nagtakda sa kanila ng natataningang araw na rito ay walang alinlangan, datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, buktot, tampalasan ay tumatanggi maliban sa kawalan ng pananalig. Alalaong baga, sila ay nagpapatuloy sa kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, kung kayo ay nag-aangkin ng mga banga ng habag ng aking Panginoon o kayamanan, salapi, panustos na ikabubuhay, kung gayon, katiyakang kayo ay magpipigil sa paggugol dahil sa pangangamba na baka maubusan, ang tao ay lagi ng kuripot. At katotohanan ang iginawad namin kay Moises, ang siyam na maliliwanag na tanda, inyong tanungin ang angkan ng Israel nang siya ang pumaroon sa kanila at si Paraon ay nangusap sa kanya, O Moises, inaakala ko na ikaw ay isang inaalihan ng demonyo.
Siya si Moises ay nagturing, "Katotohanang batin mo na ang matandang ito ay pinanaog ng walang iba maliban sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan bilang maliwanag ng mga katibayan, alalaong baga, tanda ng pagiging isa ni Allah at kaniyang kapangyarihan. At katiyakang aking inaakala na ikaw o Paraon ay nakatakda sa pagkawasak na malayo sa lahat ng mabuti. Kaya't pinagpasyahan niya si Paraon na itaboy sila sa labas ng kalupaan ng Ehipto. Datapot aming nilunod siya na kasama ang kanyang mga kapanalig at aming pinagtagubilin sa angkan ng Israel pagkaraan niya. Magsipanahan kayo sa kalupaan at kung malapit na ang pagkawasak at panghuling pangako, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay o ang pagpapanawag ni Kristo, si Jesus na anak ni Maria sa lupa, aming dadalhin kayo sa magkakahalong lipon, tinipon mula sa iba't ibang bansa o pamayanan. At katotohanan ay aming ipinanawag ito, alalaong baga, ang Quran, at ang katotohanan ito ay bumaba. At isinugo ka namin, O Muhammad, at wala nang iba, maliban na ikaw, ay tagapagdala ng masayang balita ng paraiso sa mga susunod sa iyong minsahe at bilang tagapagbabala ng apoy ng impyerno sa mga tumatanggi na sumunod sa iyong minsahe. At ang Quran na aming ipinahayag ng bahabahagi sa iyo upang iyong dalitin sa mga tao ng unti-unti, at ito ay patuloy naming ipinahayag na magkakasunod sa loob ng 23 taon. Ipagbadya, O Muhammad, sa kanila, manalig kayo rito sa Quran o kayo man ay hindi maniwala, katotohanan, sila na nabigyan ng kaalaman bago pa sa Quran ang mga Hudyo at Kristiyano katulad ni Abdullah bin Salam at Salman al-Farsi nang ito ay dalitin sa kanila. Sila ay nangayupapa sa kanilang mukha at buong kapakumbabaan sa pagpapatirapa. At sila ay nagsasabi, "Kaluwalhatian sa aming Panginoon. Katotohanan, ang pangako ng aming Panginoon ay marapat na matupad." At sila ay nangayupapa sa kanilang mukha na nananangis at ito ay nakapagdagdag sa kanilang kapakumbabaan. Ipagbadya, O Muhammad, panikluhuran ninyo si Allah o panikluhuran ninyo ang pinakamahabagin, si Allah. Sa anumang pangalan ng inyong tawagin siya, ito ay magkatulad lamang para sa kanya, sapagkat siya ang nag-aangkin ng pinakamagagandang pangalan at iyong usalin ang iyong panalangin ng hindi malakas, gayon din naman ng hindi mahina, datapot iyong sundin ang katamtaman. At ipagbadya mo, O Muhammad, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siya ay hindi nagkaanak at siya ay walang katumbal sa kanyang paghahari. Gayon din, siya ay hindi sang-aba upang magkaroon ng wali o tagapagtangkilik, tagapagtanggol o tagapagtaguyod. At yung ipagdiwang ang pagbubunyi sa kanya nang may lahat ng pagpaparangal, alalaong baga, bigkasin ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila. Surah Al-Kahf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siyang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa kanyang alipin, na si Muhammad, at siya ay hindi naglagay dito ng anumang kasahulan o kamalian. Ginawa niya ito na tuwid upang magbigay ng babala sa mga hindi sumasampalataya ng isang matinding kaparusahan mula sa kanya, at upang magbigay ng masayang balita sa mga sumasampalataya sa Islam na nagsisigawa ng kabutihan, na sa kanila ay may naghihintay na mainam, na gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. Magsisipanahan sila rito magpakailanman. At upang bigyang babala ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano na nagsasabi, si Allah ay nagkaanak ng lalaki o mga anak at mga supling. Sila ay walang kaalaman sa gayong bagay, gayon din ang kanilang mga ninuno,
Masahol o malala ang salita na nanggagaling sa kanilang bibig. Alalaong baga na siya ay nagkaanak o tumangkilik ng mga anak na lalaki at babae. Sila ay wala ng ibang sinasabi maliban sa kasinungalingan. Marahil ikaw o Muhammad ay wari bang nais mong patayin ang iyong sarili dahilan sa dalamhati sa kanilang pagtalikod sa iyo. Kung sila ay hindi maniniwala sa ganitong mensahe, ang Quran, katotohanang aming ginawa ang mga nilikha na nasa kalupaan bilang isang palamuti rito upang aming masubukan sila na sangkatauhan kung sino sa kanila ang gumagawa ng kabutihan at kung sino sa kanila ang gumagawa ng kasamaan. At katotohanan, aming gagawin ang lahat ng naririto sa kalupaan pagkatapos ng mundo na maging tigang na lupa na walang anumang halamanan o punong kahoy. O mapag-aakala mo na ba ang mga tao ng Yungib at ang nakalimbang ang balita o mga pangalan ng mga tao ng Yungib ay kamangha-mangha sa gitna ng aming matanda at gunitain ng ang mga kabataang lalaki ay tumalilis tungo sa kaligtasan mula sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Yungib at sila ay nagsabi, O aming Panginoon, kami ay pagkalooban ninyo ng habag mula sa inyong sarili at pag-aani ninyo ang aming kalagayan sa tamang landas. At pagkaraan ay aming ibinangon sila sa kanilang pagkakatulog upang aming masubukan kung sino sa dalawang pangkat ang pinakamagaling sa pagsusulit kung gaano kahabang panahon na sila ay namalagi sa Yungib. Aming isasalaysay sa iyo, O Muhammad, ang kanilang kasaysayan sa katotohanan, katunayan. Sila ay mga kabataang lalaki na sumasampalataya sa kanilang Panginoon na si Allah at aming dinagdagan ang kanilang patnubay. At aming ginawa ang kanilang puso na maging matatag at malakas na may liwanag ng pananalig kay Allah at aming iginawad sa kanila ang pagkamatiisin upang kanilang mabata ang pagiging hiwalay nila sa kanilang mga kamag-anak at tirahan nang sila ay tumindig at nagsabi, ang aming Panginoon ay siyang Panginoon ng kalangitan at kalupaan kailanman na hindi kami tatawag sa anumang Diyos maliban lamang sa Kanya. At kung kami ay gumawa ng gayon, katotohanan kami ay umusal ng isang mabigat na bagay sa kawalan ng pananalig. Sila na aming pamayanan ay tumangkilik pa sa ibang Diyos upang sambahin maliban pa sa Kanya. Kay Allah, bakit hindi sila magdala para sa kanila ng isang maliwanag na katibayan? At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na gumagawa ng kakasinungalingan laban kay Allah? Ang mga kabataang lalaki ay nagsabi sa isa't isa, at kung kayo ay humiwalay sa kanila at sa kanilang sinasamba maliban pa kay Allah, kung gayon, kayo ay humahanap ng kaligtasan o umuurong sa Yungib. Ang inyong Panginoon ay magbubukas ng daan para sa inyo mula sa kanyang habag at gagawin niyang madali sa inyo ang inyong kalagayan. Alalaong baga, kanyang bibigyan kayo ng inyong ikabubuhay o tirahan. At maaaring na pagmalas ninyo ang araw ng ito ay sumikat na bumababa sa kanila sa gawing kanan ng Yungib at kung ito ay lumubog ay lumalayo ito sa kanila sa gawing kaliwa habang sila ay nasa gitna ng kaliwalasan ng Yungib. Yaon ay nakabilang sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda at aral ni Allah. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay tumpak na napapatnubayan at sinuman ang kanyang iligaw, kayo ay hindi makatatagpo ng wali o namamatnubay na kaibigan para sa kanya upang gabayan siya sa tuwid na landas. At inyong napag-aakala na sila ay gising, samantalang sila ay natutulog at aming ibinibiling sila sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi ng katawan at ang kanilang aso ay nag-uunat ng kanyang dalawang binti sa bukana ng Yungib o sa lugar ng malapit sa pasukan ng Yungib bilang isang tagapagbantay sa pasukan. At kung sila ay iyong pinagmasdan,
katiyakang ikaw ay tatalikod sa kanila na tumatalilis, at katiyakang ikaw ay mapupuspos ng sindak sa kanila. At gayon din ay aming ginising sila sa kanilang mahaba at mahimbing na pagkakatulog upang sila ay makapagtanong sa bawat isa. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Gaano katagal na kayo ay namalagi rito?" Sila ay nagsabi, "Marahil, kami ay namalagi lamang ng isang araw o bahagi ng isang araw." Sila ay nagsabi, "Ang inyong Panginoon lamang ang ganap na nakakaalam kung gaano katagal kayo na malagi rito. Kahit inyong papuntahin ang isa sa inyo sa bayan na may dalang sinselyong pilak na galing sa inyo, at hayaan ninyong hanapin ninyo kung ano ang mainam at pinahintulutang pagkain, at siya ay magdala ng ilan sa mga ito sa inyo. At pagtagubilinan siya ng maging maingat, at huwag hayaan ang sinuman na makakilala sa inyo. Sapagkat kung kayo ay kanilang makikilala, ay kanilang babatuhin kayo hanggang mamatay o kanilang aabusuhin o sasaktan kayo. O kayo ay babalik nila muli sa kanilang pananampalataya, at sa gayong pangyayari, kayo ay hindi magtatagumpay. At nangyari na aming hinayaan na sila ay matagpuan ng mga tao upang kanilang mabatid na ang pangako ni Allah ay tunay na walang maging pag-aalinlangan sa huling oras. Gunitain ng sila na mga tao ng lungsod ay nagtalo-talo sa kanilang sarili tungkol sa pangyayari. Sila ay nagsabi, "Magsipag tayo kayo ng gusali sa ibabaw nila, sa bukana ng nyungib, ang kanilang Panginoon, ang higit na nakakaalam sa kanila." Yaong mga nanaig sa gayong bagay ay nagsabi, "Katotohanan kami ay magtatayo sa ibabaw nila ng isang lugar ng pagsamba o masjid." Ang ilan ay nagsasabi na sila ay tatlo, ang aso ay bilang pang-apat sa lipon nila. At ang iba ay nagsasabi na sila ay lima, ang aso ay bilang pang-anim na humuhula sa nalilingid. Ngunit ang mga iba ay nagsasabi na sila ay pito, ang aso ay bilang pangwalo. "Ipagbadya o Muhammad, ang aking Panginoon, ang ganap na nakatatalos ng kanilang bilang. Walang nakakaalam sa kanila maliban sa ilan lamang. Kaya't huwag ninyong pagtalunan ang kanilang bilang, maliban lamang kung mayroong maliwanag na katibayan na aming ipinahayag sa iyo. At huwag kang sumangguni sa isa man sa kanila, mga tao ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ng tungkol sa mga tao ng nyungib. At huwag kayong magsabi kailanman sa anumang bagay, aking gagawin bukas ang ganitong bagay. Maliban na sabihin, kung pahihintulutan ni Allah at alalahanin mo ang iyong Panginoon, kung ikaw ay nakalimot at magsabi, maaring ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin ng higit na malapit sa katotohanan kaysa rito, at sila ay namalagi sa kanilang yungib ng 300 taon at magdagdag ng siyam. Ipagbadya, si Allah ang higit na nakakaalam kung gaano sila katagal na namalagi. Siya ang nag-aangkin ng kaalaman ng mga nalilingid sa kalangitan at kalupaan. Gaano siya kaliwanag na nakamamalas at nakakarinig ng lahat-lahat. Sila ay walang wali o tagapagtangkilik, tagapagpasya ng mga pangyayari o tagapangalaga maliban sa kanya, at hindi niya ginawaran ang sinuman na makihati sa kanyang pagpapasya at kanyang pamamahala. At dalitin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo o Muhammad mula sa aklat, ang Quran, ng iyong Panginoon. Alalaong baga, dalitin ito, unawain, at sundin ang mga turo at tumugon sa pag-utos nito at iparangal sa mga tao. Walang sinuman ang makakapagpabago ng kanyang mga salita, at wala kang matatagpo ang kanlungan na iba pa sa kanya. At panatilihin mo ang iyong sarili, o Muhammad, sa pagtitiyaga na kasama ng mga nananalangin sa kanilang Panginoon. Alalaong baga, ang iyong mga kasamahan na nakakaalaala sa kanilang Panginoon nang may pagluwalhati, pagpupuri sa pagdarasal,
at iba pang matutuwid na gawa sa umaga at hapon na naghangad ng kanyang pagkalugod at duhaghayaan ng iyong mga mata ay lumagpas ng mahigit pa sa kanila na naghangad ng mga palamuti ng makamunog buhay. At huwag mong sundin siya na ang puso ay aming ginawa na huwag makinig sa aming mga pagpapaalaala. Siya na sumusunod sa kanyang mga pagnanasa at sila na ang mga gawa ay nawala. At ipagbadya ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. At kung sino man ang magnais, hayaan siyang huwag manampalataya. Katotohanang aming inihanda sa Zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, buktot at tampalasan, ang apoy na ang mga dingding nito ay nakapalibot sa kanila na mga walang pananalig sa kaisahan ni Allah. At kung sila ay hihingi ng tulong o ginhawa o tubig, sila ay bibigyan ng tubig na tulad ng kumukulong langis na babanli sa kanilang mukha. Kakilakilabot ang inumin dito at isang masamang paninirahan o pahingahang lugar. Katotohanan, sa mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, katiyakang hindi namin hahayaan na mawala ang gantimpala ng sinumang gumawa ng kabutihan. At sa kanila, sila ay magtatamo ng paraisong Aden o Eden, walang hanggang halamanan. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto at sila ay magsusuot ng luntiang damit na pino at makapal na sutla. Sila ay magsisihilig doon sa mga nakataas na luklukan, gaano kainam ang gantimpala at isang kalugod-lugod na paninirahan o pahingahang lugar. At ihantad sa kanila ang halimbawa ng dalawang tao. Sa isa sa kanila ay nagkaloob kami ng dalawang halamanan ng ubas. At kapwa ito pinalibutan namin ng mga punong palmera o datilis. At naglagay kami sa pagitan nito ng mga mabubungkal o masasaka na bukid. Ang bawat isa sa dalawang halamanan ay nagbigay ng kanyang ani. At hindi kailanman, kahit na kaunti ito, ay nagmaliw. At hinayaan namin ang isang ilog na dumaloy dito sa kanilang pagitan. At siya ay mayroong ari-arian o bungang kahoy at kanyang sinabi sa kanyang kasama sa kahabaan ng magkapanabay na pag-uusap, ako ay higit na marami sa iyo sa kayamanan at malakas kung tungkol sa bilang ng mga tauhan. At siya ay pumaroon sa kanyang halamanan habang nasa kalagayan ng kapalaluan at kawalang pananalig at walang katarungan sa kanyang sarili. Siya ay nagsabi, hindi ako nag-aakala na ito ay maglalaho sa akin at hindi ko inaakala na ang oras, ang araw ng paghukom ay darating nga. At kung katotohanan na ako ay muling ibabalik sa aking Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakang ako ay makatatagpo ng higit na mainam pa rito kung ako ay magbalik sa Kanya. Ang kanyang kasama ay nagsabi sa kanya sa kalaunan ng kanilang pag-uusap, ikaw baga ay hindi nananalig sa kanya na siyang lumikha sa iyo mula sa alabok. Alalaong baga ang iyong ama na si Adan at mula sa notfa o magkahalong patak ng similya ng lalaki at babae at ikaw ay hinubog bilang isang tao. Datapot kong sa aking sarili, ako ay nananampalataya na siya si Allah ang aking Panginoon at walang ano paman ang aking iniakibat bilang katambal sa aking Panginoon. At nang ikaw ay pumasok sa iyong halamanan, marapat na iyong sinabi, kung anuman ang maibigan ni Allah ay mangyayari. Wala nang iba pang kapangyarihan kay Allah. Bagamat ako ay tinuturing mo na mababa sa iyo sa kayamanan at mga anak, maaring ang aking Panginoon ay magbibigay sa akin ng bagay na higit na mainam sa iyong halamanan at magpapadala rito ng kaparusahan o kidlat mula sa alapap. Kung gayon, ito ay magiging madulas na kalupaan. O ang tubig kaya sa halamanan
ay manonood sa kailaliman ng lupa upang hindi mo kailanman mapaghanap ito. Kahit ang mga bungang kahoy nito ay napaligiran ng pagkawasak, kaya't sinimulan niyang ibalikwas ang kanyang mga kamay. Sa pagdadalamhati, dahilan sa kanyang mga ginugol dito, samantalang ang mga ito ay nawasak na lahat sa kanyang mga balag. At ang kanya lamang nasabi, dapat sana ay hindi ako nag-akibat ng mga katambal sa aking Panginoon. At wala siyang pangkat ng mga tao na makatutulong sa kanya laban kay Allah, gayon din naman ay hindi niya may pagtatanggol o may liligtas ang kanyang sarili. At doon, sa araw ng muling pagkabuhay, ang pangangalaga o kapangyarihan, kapamahalaan at kaharian ay tanging kay Allah lamang. Ang tunay na Diyos, siya, si Allah, ang pinakamainam sa gantimpala at pinakamainam sa huling hantungan. At ihantad sa kanila ang halimbawa ng buhay sa mundong ito, at ito ay katulad ng tubig o ulan na aming ipinanaog mula sa alapap, at ang halamanan ng kalupaan ay sumanib dito sa ulan at naging sariwa at luntian. Datapwat sa bandang huli, ito ay naging tuyo at nadurog sa mga piraso. Inikalat ng hangin, at si Allah ang makagagawa ng lahat ng bagay. Ang kayamanan at mga anak ay palamuti ng buhay sa mundong ito. Datapwat ang mabuti at matuwid na mga gawa na nagtatagal ay higit na mabuti sa paningin ng iyong Panginoon kung sa gantimpala, at higit na mainam kung patungkol sa pag-asa. At alalahanin ang araw na aming papangyarihin na ang kabundukan ay maguho na tulad ng ulap ng alikabok, at inyong makikita ang kalupaan na tulad ng pinatag na lupa, at sila ay aming titipunin nang sama-sama upang walang maiwan kahit na isa. At sila ay tatambad sa harapan ng iyong Panginoon sa mga hanay, at si Allah ay magpapahayag. Ngayon, katotohanan kayo ay dumatal sa amin na katulad ng paglikha namin sa inyo noong una. Datapot inyong inakala na kami ay hindi nagtakda ng iyong pakikipagtipan sa amin, at ang talaan ng bawat isa ay ilalagay sa kanang kamay ng isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kaliwang kamay ng hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah, at inyong mapagmamalas ang mujarimun, mga kriminal, makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan na natatakot sa anumang nakasulat dito. Sila ay magsasabi, kasawian sa amin, anong uri ng aklat ito na hindi nakaligta ng anuman maging ng maliit o malaking bagay. Datapot nagtala ito sa maraming bilang, at kanilang matatagpuan dito ang lahat ng kanilang ginawa na inihantad sa kanilang harapan, at ang inyong Panginoon ay hindi nakikitungo sa sinuman ng walang katarungan. At gunitain ng aming wikain sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan, kahit sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis o si Satanas. Siya ay isa sa mga jin. Siya ay sumuway sa pag-utos ng kanyang Panginoon. Inyo bagang tatangkilikin siya, si Iblis, at ang kanyang mga supling bilang mga tagapagtanggol at tagapagtangkili kaysa sa akin. Samantalang sila ay mga kaaway sa inyo, anong kasamaan ang kapalit sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian? Sila ay hindi ko ginawa na maging saksi sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayon din sa pagkakalikha ng kanilang sarili, at hindi ko kinuha ang mga nagliligaw sa landas. Yaong mga umaakay sa iba na mapaligaw na kasama ni Satanas bilang aking mga kawaksi. At alalahanin ang araw na siya ay magpapahayag. Tawagin ninyo ang mga iniakibat ninyong katambal sa akin na inyong inaakala, at sila ay magsisitawag sa kanila na mga Diyos-Diyosan, datapot sila ay hindi sasagot sa kanila, at kami ay maglalagay ng maubiko o isang sagka o pagkagalit o pagkawasak o isang lambak ng impyerno sa kanilang pagitan. At ang mga mujrimun
o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, ay makatutunghay sa apoy at kanilang ipinagpalagay na sila ay mahuhulog dito at sila hindi makatatagpo ng paraan upang makatakas dito. At katotohanan kami ay nagtambad ng lahat ng uri ng halimbawa sa Quran para sa sangkatauhan. Datapot ang tao ay lagi at higit na paalaway kaysa anumang nilikha. At walang anuman ang makakahadlang sa mga tao upang manampalataya. Ngayong ang patnubay, ang Quran, ay dumatal na sa kanila at sa paghingi ng kapatawaran mula sa kanilang Panginoon. Malibang ang mga nangyari ng panahong sinauna ay muling mangyari sa kanila. Alalaong baga ang kapinsalaan at pagkawasak na itinakda ni Allah. O ang kaparusahan ay itambad sa kanila ng harapan. At hindi kami nagsugo ng mga sugo, maliban na sila ay tagapagbigay ng masayang balita at tagapagbabala. Datapot sila na hindi sumasampalataya ay nakikipagtalo ng may kabulaan ng pangangatwiran upang kanilang masalansang ang katotohanan dito. At kanilang itinuturing ang aking ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda at aral at ang mga bagay na sila ay binibigyang babala. Alalaong baga ang gantimpala o kaparusahan sa kabilang buhay bilang isang panunuya o pagsasaya lamang. At sino pa kaya ang higit na nasa kamalian kaysa sa kanya na pinapaalalahanan ng ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ng kanyang Panginoon at tumatalikod dito at kanyang nakalimutan kung ano ang mga gawa ang inihantong ng kanyang mga kamay. Katotohanan kami ay naglapat ng lambong sa kanilang puso na sila ay hindi makakaunawa rito sa Quran at sa kanilang tainga ng pagkabingi. At kung ikaw o Muhammad ay manawagan sa kanila sa patnubay, magkagayon man sila ay hindi mapapatnubayan. At ang iyong Panginoon ang pinakamapagpatawad, ang nag-aangkin ng habag, at kung siya ay magpaparusa sa kanila sa anuman ng kanilang ginawa, kung gayon, katotohanan ang kanyang mamadaliin ang kanilang kaparusahan. Datapot mayroon silang natataningang panahon na pagsapit nito, sila ay hindi makatatagpo ng landas upang makatakas. At ang mga bayang ito, ang pamayanan ni Ad at si Thamud, sila ay aming winasak nang sila ay gumawa ng kamalian. At kami ay nagtakda ng taning na panahon tungo sa kanilang pagkawasak. At gunitain ng sabihin ni Moises, kanyang katulong na lalaki, ako ay hindi susuko sa paglalakbay hanggang aking marating ang salikop ng dalawang dagat o hanggang gugulin ko ang maraming taon ng paglalakbay. Datapot ng kanilang marating ang salikop ng dalawang dagat, nalimutan nila ang kanilang isda at ito ay nanalunton ng kanyang daan sa dagat na tila isang guwang o lagusan sa ilalim ng lupa. Kahit nang sila ay makaraan, nalampas sa gayong takdang lugar, si Moises ay nagsabi sa kanyang katulong na lalaki, dalhin mo rito ang ating almusal. Katotohanan tayo ay nagtamo ng malaking pagod dito sa ating paglalakbay. Siya, ang katulong na lalaki, ay nagsabi, hindi mo ba naaalala nang tayo ay tumahan at magpahinga sa isang bato? Katotohanan ang aking nakalimutan ng isda. Wala nang iba maliban kay Satanas ang naging dahilan upang malimutan ko ito. Ito ay tumahak sa dagat sa kamanghamanghang paraan. Si Moises ay nagsabi, yan ang ating hinahanap. Kaya't sila ay nagbalik at tinalunton nila ang bakas ng kanilang yapak. At kanilang natagpuan ang isa sa aming mga alipin, si Khidr, isang propeta ni Allah, na sa kanya ay pinagkaloob namin ang habag mula sa amin at siya ang aming tinuruan ng karunungan mula sa amin. Si Moises ay nangusap sa kanya kay Khidr, mari ba akong sumunod sa iyo upang ako ay maturuan mo sa gayong bagay ng karunungan o patnubay at tamang landas na itinuro sa iyo ni Allah? Si Khidr ay nagsabi,
katotohanang ikaw ay hindi makapagpapasensya sa akin. At paano ka, Moises, magkakaroon ng pagtitiyaga tungkol sa bagay na hindi mo nalalaman? Si Moises ay nagsabi, iyong makikita ako sa kapahintulutan ni Allah na matiyaga at ikaw ay hindi ko susuwayin sa anumang pag-uutos. Siya, si Khidr, ay nagsabi, kung gayon, kung ikaw ay susunod sa akin, huwag kang magtanong sa akin ng anuman hangga't hindi ako ang magsasabi sa iyo. Kaya't sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay nasa loob na ng barko. Kanyang binutasan ang barko, si Moises ay nagsabi, binutasan mo ba ito upang malunod ang mga sakay nito? Katotohanang ikaw ay gumawa ng isang masama, buktot, kalagim-lagim o buhong na bagay. Siya, si Khidr, ay nagsabi, hindi baga sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makatatagal na pagpasinsyahan ako? Si Moises ay nagsabi, ako ay huwag mong sisihin sa bagay na aking nakalimutan at huwag kang maging mahigpit sa akin dahil sa aking ikinikilos sa iyo. At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang sa kanilang nakatagpo ang isang batang lalaki. Kanyang pinatay siya. Si Moises ay nangusap, iyong pinatay ang isang walang kasalanang tao, hindi ba't wala namang siyang pinatay? Katotohanang ikaw ay gumawa ng isang bagay na kabuktutan o ipinagbabawal, masama, kakilakilabot na bagay.